Paano nga ba pangangalagaan ang wikang kinagisnan? Paano iinak sa saliw ng musikang kinalimutan na? Paano ihahakbang ang mga paang patagong lumilihis ng daan? Di lang pilit ibinubuhol sa kalamang sasabay sa indayog ng modernisasyon. Ending si Bagit Anto Kasa. Sa katimugang bahagi ng Palawan, sa bayan ng Batarasa, na binubuo ng tatlong pangkat ng tao, isa na rito ang Palawanos na maituturing na mayroong katangi-tanging wika at kultura. Ang wikang Palauan na sinasabing libong taon nang nabubuhay. Mula sa istasyon ng bus sa Batarasa Town Center, mahigit isang oras patungo sa Sitio Paho Iwahig upang hanapin ang sinasabing isa sa pinakamatandang Palawan sa pagsasayaw at pagsasalita ng kanilang wika sa kanilang tribo, si Lolo Matal Chatuhan, 80 taong gulang. Sumakay ng rakal at binagtas ang baku-baku at matarik na daan. Pagkarating ng aming team ay agad namin nasilayan ang sinasabing isa sa kanilang ipinagmamalaking kultura. Ayon kay Lolo, ang tarok ay isang uri ng ritual na kung saan ginagamit sa panggagamot. Ibig sabihin, ang pagsasayaw ng tarok ay hindi basta-basta natututunan at ang mga manggagamot lamang ang maaaring sumayaw nito. Sinampulan din kami ni Lolo ng kanilang awiting tultol. Ang wikang sinasalita ni Lolo Matal ay wikang Palauan na natutunan niya pa sa kanyang mga ninuno. Huwaya masakit. Biyaranan niya masakit. Ang wikang Palauan ay madaling makilala dahil sa pantik-pantik at tono ng pagbigkas nito. Taong 2017 ay nagpatayo rin ng bahay tarukan upang mapangalagaan at maipamana pa sa mga susunod na henerasyon ang kanilang kultura. Ngunit sa kabila nito, ang mga kabataang sinasabing magpapatuloy ng kanilang kultura ay tila nakalilimot na. Katabi lamang ng tirahan ni Lolo Matal ay ang Paho Elementary School na naabutan ng aming team na nag-e-ensayo para sa darating na buwan ng wika. Sa tala ng Municipal Planning and Development noong taong 2017, 77 bahagdan ng Barangay Iwahig ay binubuo ng mga katutubong Palawan na mayroong populasyon na 1,392 sa kabuuang populasyon nito na 1,801. Nagtanong-tanong ang aming team, ngunit bilang na lamang ang nakapagsasalita ng wikang Palawan. Karamihan dito ay Tagalog na. Makasalita. Iba. Kasi kaya Tagalog lang tinuturo namin sa mga anak namin. Pag mag-aral sila, hindi na sila mahirapan magsalita. Nakakaintindi na sila kung ano. Sabihin ng guro nila, maintindihan nila. Kaya yan ang tinuro namin sa kanila mga anak namin Tagalog na. Kung po kayo nalulungkot, chieftain na unti-unti nang nawawala ang wika. Siyempre naman, kahit na malungkot ka, wala ka na rin magawa. Sa kabila nito, katulong ang Indigenous People Development Office at LGU na nagsasagawa ng mga programa at aksyon upang payabungin at mapanatili ang mga pamanang wika at kultura. Yan sa programa kasi. Kaya taon-taon meron silang tribal festival kung saan ang mga laro na gagawin ay larong Palawan, mga kanta nila, mga awit nila, yung katulad ng Nantigi, ginagawa ng mga marunong kumanta, nasabay yung mga kabataan. Kanya-kanyang budget kasi ito eh. Sa mga lugar na may budget, katulad ng Igang-Igang, tsaka Buhoy,
meron silang pagtuturo ng buong taon eh. Parang once a month, ang beses ang nun, para hindi, para may pasa yung kultura sa kabataan. Sir, kung sa panahon po ba ngayon yung mga kabataang kalawan po mas naging biyasa na sa pagsasalita ng wikang Filipino, maaari po bang dumating yung panahon na mawala na po yung wikang Palawan? Ay, kakahuli-hulihan pa, ay hindi naman maiwan yung salitang Palawan kung kami ay Palawan. Dabi na palibasa na kapag-aratap, iwan naman yung Palawan. Hindi, hindi, Palawan pa rin. Lamang, ang ginagamit ngayon, kahit saka pumunta ay salitang Tagalog. Tinuturo niyo pa rin po ba sa mga kabataang Palawan ngayon ang pagsasalita ng wikang Palawan? Opo, opo. Tinuturuan. Kasi halimbawa, anak ko, siyempre siya, ako Palawan, tunay ko na Palawan, ay sila siya nakapag-aral. Ibig sabihin, marunong siya magPalawan at marunong magTagalog. Kasi ang karamihan ng mga anak ngayon ng Palawan, katulad ng sa akin, kung magPalawan ka, hirapan siya magintindi kasi nakapag-aral. Katulad yung anak ko ngayon, yung college. Magsalita kami ng Palawan, tatanungin pa, ano yung tay? Pero ginapa namin ganito. Kasi sa salitang Palawan, kung ano ang sabihin mo, ginapantig. Ibig sabihin, matutuhan niya rin kung sa Tagalog, masauda niya. Sa pamamagitan ng DepEd Order No. 74, Series of 2009, idiniklara ng Department of Education ang institutionalisasyon ng Mother Tongue-based Multilingual Education, kung saan ipinag-uutos nito ang paggamit ng higit pa sa dalawang wika sa pagtuturo at ang paggamit ng mga mag-aaral ng unang wika sa mga unang taon na pag-aaral. Starting with the child's first language first and building on that, using that as a foundation, from which children speak about the things that they understand in the world around them and understand and grapple with the lesson content of all the academic subjects that they're learning, helps them to internalize and to learn what they need to learn. Ayon kina Norma Dugyang at Dayan Decker, mga nagsasagawa ng pag-aaral ukol sa MTB-MLE, mahalagang papel na ginagampanan ng wikang panturo sa pagkatuto ng isang bata. Nagiging mas madali ang pag-angkop ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan kung pamilyar sila sa wikang ginagamit ng guro. Kasabay ng pagbabagong dulot ng modernisasyon, malaking hamon sa mga kabataan ngayon ang pagpapanumbalik ng mga katutubong wika. Ang wika, sabi nga, ay salamin ng ating pagkalahi, salamin ng ating kultura at dito sa wika nakikilala natin sino tayo sa kahapon, sino tayo ngayon at kung sino tayo sa hinaharap. Kilalanin mo kung sino ka, kilalanin mo ang pinagmulan mong wika. Sa bawat bigkas, sa bawat pag-alpas, wika mo, ang wikang sasalamin sa bawat Pilipino, ang iba't ibang katutubong wika na siyang bubuo sa lahing yaman ng Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na ito'y payabuin at patuloy na bigkasin.